Bangungot kung ituring ng mga naging bihag ng Maute ISIS ang kanilang dinanas sa kamay ng mga terorista. At hanggang ngayon, ramdam pa rin nila ang sugat ng nakaraan. Tinutukan yan live hanggang sa mga sandaling ito dito sa Marawi ni Rafi Tima. Rafi! Mike, tulad ng mga gusaling nakapaligid dito sa akin ay sa bahaging ito ng Marawi, mahirap mabura yung tromang idinulot na nangyaring gera dito para sa mga biktimang nakaligtas doon sa bakbakan. Pero kung ang mga gusali pwedeng ayusin, tila mas mahirap pa manong maghilom ang sugat para sa mga survivors ng gera. Ang petsa ay 23 ng Mayo, literal nang nakatatak sa katawan ni Ramil, isa sa huling hostages na nakatakas sa gera sa Marawi. May takot pa rin siya kaya ayaw magpakita ng mukha. Halos maputol daw ang kanyang paa, nabuhay lang matapos gamutin ng mga teroristang bumihag sa kanya. Doon may tama pa ko, parang nawalan ako ng pag-asa. Hindi na makatakbo, lagi lang nakahiga. Hirap siya ngayon dahil hindi siya makapagtrabaho. Ang 5,000 pisong natanggap na tulong, hindi kasya kahit pamasahe lang para magpa-therapy. Ang asawa ni Ramil, hindi man nabihag, na trauma din. Naisip ko palagi ito, yung safety namin, at yung kakainin namin sa susunod na araw. Yun yung mahirap kasi parang nakatapos pa rin kami. Mag-iisang taon na. Mr. President, matagal ding nabihag si Father Chito Suganob. Sa kabila ng naranasan, pinanatili niya ang pagiging malapit sa mga kaibigang Muslim. Nakiisa siya sa iftar o pagtatapos ng fasting ngayong Ramadan. Pero sa ilalim ng mga ngiti, malalim pa raw ang sugat. I'm on the process of healing sa physically. Pumupunta palagi sa doktor. Yung 117 days under Marawi siege, parang very devastating. Parang nasira talaga yung inner being. Hindi pa rin nawawala ang sugat sa loob ng tinatawag ngayong most affected area. Sa kuwang ito ng 360 camera, makikita pa rin ang malawak na pinsala. Ang mosque kung saan halos isang buwan itinago si na Father Suganob at Ramil, piping saksi sa hirap na kanilang pinagdaanan. Ito ngayon yung Bato Mosque. Sabi ni Father Suganob, dito sila nagtago noon sa may basement. Kasama din nung na-interview natin isang nakatakas ng hostage. Dito inipon yung mga hostages nung unang buwan ng bakbakan. Around 200 plus daw silang mga hostages na dinala rito. Kung makikita itong basement, medyo may kalawakan nga, medyo malawak siya. Si Deped Secretary Leonor Briones, sinadya rin ng Ground Zero para makita ang 20 pampublikong eskwelahang nasira ng bakbakan. Mamadaliin raw ang pag-aayos ng mga nasirang paaralan sa labas ng most affected area. Sa kabila nito, 46 na eskwelahan sa Marawi ang handa na para sa pasukan. If you go to Ground Zero, then you know there is so much to unite us because we really have to rebuild for the sake of the children and the learners. Mike, napag-uusapan yung mga bata, no? Kung maalala mo yung batang sumisigaw sa loob ng tangke noong sila ay ma-rescue matapos mapatay si Estelo Napilon, may dahilan daw pala bakit ganun na lang ang sigaw ng bata. Sabi mo, punta tayo sa kanta, sabi. Tsaka lang, tsaka lang. Oo, kukunin namin. Pag-pag-pag. Ano ba sa kanta, sabi? Nakausap ko, Mike, ngayong hapon lang yung ina ng bata at ikinwento raw ng 9 gulang na anak kung bakit ganun na lamang yung pagsigaw at pagtawag niya dun sa kanyang ama. Nakita niya raw kasi yung kanyang ama na nasa likod ng mga sundalong nag-rescue sa kanila. Nakangiti daw yung kanyang ama pero hindi lumalapit. Ang problema lang, Mike, patay na yung kanyang ama ilang buwan bago ang rescue operation na ito. Pero gate daw talaga ng bata, nakita niya yung kanyang ama noong araw na yon. Nakangiti habang isinasakay sila sa tangke, papatakas mula sa mga terorista. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.